Nagsalita na ang pamunuan ng kontrobersyal na resort na nasa gitna umano ng Chocolate Hills sa probinsya ng Bohol. Ayon kay Julieta Sablas, ang manager ng Cap'n Speak Resort, alam ng lokal na pamahalaan ang kanilang operasyon dahil sa kanila mismo sila nakakuha ng business permit. Officially po siya na nakakuha na po kami ng business permit is 2019. Yes, of course. Yung business permit galing po sa sa LGU po 'yan. Aniya nasasaktan umano sila sa mga naririnig nila ngayon, lalo't wala naman talaga silang ginawa para sirain ang Chocolate Hills. Parang nasaktan din yung sa mga sinasabi na nila na bakit daw giniba namin yung Chocolate Hills na hindi naman talaga namin ginawa. O nakita mo naman yun lang na nasa gilid-gilid lang po ng Chocolate Hills namin yung mga structures po. Nasa gitna lang po yung mga structures namin sa Chocolate Hills. Hindi doon sa itaas. Yung bawal po sa DNA, yung nasa itaas po. Ano sa itaas? Sa itaas ng Chocolate Hills. Dagdag ni Sablas, ngayon lang umano nila nabasa ang temporary closure order na ipinadala ng Department of Environment and Natural Resources noong nakaraang taon. Aniya ang pagpapasara ay hindi dahil sa pag-iba ng Chocolate Hills, kundi sa pagkaantanan ng kanilang Environmental Compliance Certificate o ECC. Ngayon po, nabasa namin na meron po siyang temporary closure po. Ngayon ko lang po nabasa na meron na pong in-issue na temporary closure. Kasi yung violation po namin, hindi po sa Chocolate Hills na giniba namin. Ay, hindi. Yung na ano lang, naantala lang po yung aming ECC po, Environmental Compliance Certificate po. Hindi pa lumabas yung in-applyan namin. Nakahanda naman ang pamunuan ng Cap'n Speak Resort na ipakita ang kanilang lugar para maipaalam sa publiko na wala silang nilabag at sinira. Sa bahagi naman ng Provincial Government of Bohol, nagsagawa na umano ng imbestigasyon ang Sangguniang Panlalawigan Committee on Environment at nagsumiti na rin ng kanilang ulat at rekomendasyon ukol sa issue. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon!